Nagsisimula ang pelikula sa isang bahay sa gitna ng kagubatan sa Argentina na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Doc, isang dating secret agent ng gobyerno. Ngunit mula nang mapatay ang kanyang kapatid ng isang mafia boss na nagngangalang Carlo, pinili ni Doc na iwan ang kanyang trabaho bilang secret agent at namuhay ng mag-isa sa gitna ng gubat na ito. Hindi nagtagal, nakarinig si Doc ng mga kahinahinalang ingay mula sa isang taong nagtatangkang pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos ay mabilis itong sinuri ni Doc at nahuli ang taong nanghihimasok. Gayunpaman, ito pala ay pamangkin ni Doc na nagngangalang Joanna. Pagkatapos ay pinapasok ni Doc si Joanna sa loob at tinanong niya kung paano nito nalaman ang kanyang kinaroroonan. Sumagot si Joanna na sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, niyaya ni Doc ang kanyang pamangkin na maghapunan at nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Joanna na mula nang mamatay ang kanyang ama na kapatid ni Doc, hindi siya namuhay ng mapayapa, at palaging pinagmumultuhan ng alaala ng kanyang yumaong ama. Kaya naman ay nagpas siyang pumunta si Joanna sa bahay ni Doc, dahil gusto niya ng pagbabago ng kapaligiran at umaasang makalimutan niya ang kanyang ama. Kinaumagahan, ang magtito ay naglalaro ng chess kung saan ipinakita si Joanna na napakahusay at madaling tinalo si Doc. Pagkatapos nito, nakita ni Doc sa kanyang CCTV monitor na may mga taong papalapit sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, tinanong ni Doc si Joanna kung inimbitahan nito ang kanyang mga kaibigan ngunit ang sagot ni Joanna ay hindi. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Doc ang kanyang sandata. Hiniling ni Doc sa kanyang pamangkin na magtago ito sa silid habang nakikipag-ugnayan ito sa mga taong nanghihimasok. Di nagtagal, nagawa ni Doc na tapusin ang isa sa mga nanghihimasok at hiniling kay Joanna na magtago sa silid sa ilalim. Kasunod nito, muling inatake si Doc ng isa pang lalaki na humantong sa isang matinding laban. Matapos ang mahabang tunggalian, nagawang talunin ni Doc ang lalaki. Pagkatapos ay nagpakita rin ang pinuno ng grupo na lumabas na kanang kamay ng mafia boss na nagngangalang Monte, ang taong pumatay sa kanyang kapatid. Ang layunin ng lalaki sa pagdating doon ay para kidnapin si Joanna sa utos ng kanyang mafia boss. Ngunit hindi sumusuko si Doc at sinisikap niyang labanan si Monte na humantong sa pagpapatuloy ng matinding laban. Sa huli, nagtagumpay si Doc na talunin si Monte at agad na inilayo doon si Joanna. Sa kanilang paglalakbay, nakipag-ugnayan si Doc sa isang lalaking may mahabang buhok na nagngangalang Will. Siya ay dating kapitbahay ni Doc. Ipinagkatiwala ni Doc ang ilan sa kanyang mga sandata kay Will. Pinakiusapan niya si Will na makipagkita agad sa kanya sa kanilang karaniwang lugar. Sa pagdating, sinabi ni Doc kay Will na siya ay sinalakay ng isang grupo ng mga tao at kasalukuyan niyang kailangan ang mga sandata na ipinagkatiwala niya kay Will noon. Gayunpaman, kasalukuyang abala si Will at nangakong ibibigay ang mga sandata kay Doc bukas ng umaga. Sa huli, naintindihan ito ni Doc at umalis doon para pumunta sa bahay ng isa sa dati niyang kasamahan sa special agency na nagngangalang Nancy. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ni Doc si Joanna kay Nancy, habang si Doc ay makikipagkita sa kanyang dating pinuno sa special agency at nangakong babalik ito sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, kausap ni Doc ang pinuno kung saan sinabi niya na ang kanyang bahay ay sinalakay ng isang grupo ng mga taong armado, kaya humingi ito ng pahintulot na tapusin silang lahat. Plano rin ni Doc na i-recruit ang mga dating miyembro ng team noong siya ay isang special secret agent. Kailangan din niya ng permiso dahil kung sakaling may mangyari, poprotektahan siya ng pinuno at ang team mula sa anumang legal na problema. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag ni Doc, sa wakas ay nagbigay ng pahintulot ang pinuno. Maya-maya, bumalik si Doc sa bahay ni Nancy. Ngunit sa pagdating, nakita na lamang ni Doc na magulo ang bahay at malubhang nasugatan si Nancy. Sa pagkakataong iyon, humingi ng tawad si Nancy at sinabi kay Doc na dinukot si Joanna ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan. Dinala ni Doc si Nancy sa ospital para magamot. Pagkatapos makatanggap si Nancy ng medikal na atensyon, agad na bumalik si Doc sa bahay ni Nancy at pumasok sa lihim na silid upang isa-isang makipag-ugnayan sa bawat isa sa kanyang mga dating miyembro ng team sa special agency. Ang unang taong nakontak ni Doc ay isang lalaking nagngangalang Raj, na siyang pinakamahusay na hacker na nakatira sa Middle East. Sa sandaling iyon, hiniling ni Doc kay Raj na pumunta sa headquarters bukas ng umaga dahil may apurahang misyon na kailangan nilang tapusin. Sa una,
si Rog ay ipinagbabawal ng kanyang asawa ngunit pinili niyang puntahan si Doc bilang kanyang dating kasamahan sa team. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Doc sa isa pang dating kasamahan sa Mexico na nagngangalang Molo. Bukod sa pagiging bihasang manlalaban, si Molo ay mayroon ding kadalubhasaan sa pag-defuse at pag-assemble ng mga bomba. Sinabi ni Doc kay Molo na kailangan niya ang kanyang tulong, at umaasa na pupunta si Molo sa headquarters bukas ng umaga. Sa huli, pumayag si Molo na sumama dahil itinuturing niya si Doc bilang kapatid. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Doc sa kanyang huling kasamahan na nagngangalang Sofia. Ang babae ay may mataas na kasanayan sa martial arts at dati ring kasintahan ni Doc noong sila ay nasa parehong team sa special agency. Agad namang pinapunta ni Doc si Sofia sa headquarters bukas ng umaga dahil kailangan niya ang tulong nito. Lumipat ang eksena kay Joanna na bihag ni Carlo. Sa pagkakataong iyon, tiniyak ni Carlo kay Joanna na hinding-hindi niya ito sasaktan basta't susundin ni Doc ang kanyang utos. Ngunit kung tumanggi si Doc, dadanasin ni Joanna ang katulad ng sinapit ng kanyang ama. Ilang sandali pa, nakipag-ugnayan si Carlo kay Doc na kasalukuyang nasa ospital kasama si Will. Hiniling ni Carlo kay Doc na kidnapin ang isang babaeng nuclear scientist dahil umaasa ito sa scientist na gumawa ng nuclear weapons para sa kanyang personal na interes. Pagkatapos noon, nagpadala si Carlo ng detalyadong file kung saan matatagpuan ni Doc ang scientist at kung tumanggi o magtatraidor si Doc sa kanya, hindi na makikita ni Doc si Joanna. Kinabukasan, bumuo si Doc ng mga kasamahan sa special team na dumating kung saan mainit na tinanggap sila ni Doc kasama na si Sofia bilang dati niyang kasintahan. Pagkatapos nito, agad silang dinala ni Doc sa paglipad patungo sa lokasyon kung saan makikita nila ang scientist. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Doc sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang pamangkin na si Joanna ay kinidnap ni Carlo, ang taong pumatay sa kanyang kapatid, kung saan hinihiling sa kanya ni Carlo na kidnapin ang ilang nuclear scientist, at kung tumanggi si Doc ay papatayin ni Carlo si Joanna. Kaya naman, humingi ng tulong si Doc sa tatlo niyang kasamahan dahil naniniwala siyang kakayanin nila ang lahat ng ito. Hindi niya gustong ibigay ang scientist sa pinuno ng mafia dahil ang kanyang layunin lamang ay ang mahuli si Carlo. Pagkatapos nito, tinanong ni Doc si Sofia tungkol sa kanyang kasalukuyang karelasyon, ngunit ang sagot lang ni Sofia ay hindi na kailangang malaman ni Doc dahil hindi niya ito kailangang alalahanin. Di nagtagal, dumating si Doc at ang kanyang team malapit sa pabrika ng scientist, kung saan gumawa ng plano si Doc sa kanyang team bago simulan ang misyon. Pagkatapos ng mahabang talakayan, magbabalat kayo sina Doc at Sofia bilang mga empleyado, at papasok sa pabrika para kidnapin ang scientist. Samantala, sisiguraduhin ni Molo ang mga kondisyon sa labas, at si Rog kasama si Will ay magbabantay mula sa loob ng kotse habang hinahak ang CCTV. Hindi nagtagal, nagsimulang magpanggap sina Sofia at Doc bilang mga empleyado ng pabrika. Habang sinimulan ni Molo na patulugin ang mga gwardya sa labas, sina Rog at Will naman ay nagsimula na rin sa kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paghack ng CCTV system at pagbibigay ng mga tagubilin kay Doc at sa iba pa. Ilang sandali pa, matagumpay na nakapasok sina Doc at Sofia at agad na dumiretso sa silid ng scientist. Gayunpaman, nakulong sila sa isang glass room dahil maling password ang ipinasok ni Sofia. Kasabay nito, patuloy na sinisikap ni Rog na ihack ang system para mailigtas ang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, ang system ay protektado ng maraming layer ng mga password, kaya lumikha si Molo ng pagsabog na nagdudulot ng pagkagulat ng mga tao doon. Samantala, nahihirapang huminga sina Doc at Sofia dahil walang oxygen sa glass room. Sa kabutihang palad, dahil sa pagsabog ay hindi gumagana ang system at automatikong bumukas ang glass room. Agad na lumabas sina Doc at Sofia at nagpanggap na sila ay itinalaga upang iligtas ang scientist. Pagkatapos ay agad na isinakay ni Doc at ng kanyang team ang scientist sa sasakyan. Gayunpaman, walang ingat na nagmaneho si Doc na nagdulot ng kahinahinala sa iba pang mga gwardya. Kaya naman ay hinabol sila ng mga gwardya. Sa sandali ng paghabol, sinubukan ni Sofia na kumbinsihin ang scientist sa pamamagitan ng pagsasabi na lahat sila ay dating mga special agent na magliligtas sa kanya. Gayunpaman, binanggit ni Sofia na walang oras upang ipaliwanag ngayon at nangangako na ipapaliwanag ang lahat sa ibang pagkakataon kapag ligtas na sila. Kasabay nito, patuloy na hinahabol sila ng gwardya at pinagbabaril,
kaya nagalit si Molo at binato ng bomba ang sasakyan ng gwardya na nagdulot ng malaking pagsabog sa magkabilang sasakyan. Pagkatapos noon, hinarang sila ng dalawa pang gwardya sakay ng sasakyan. Gayunpaman, nagawa ni Doc na makalusot at sa wakas ay matagumpay silang nakatakas mula sa pagtugis ng mga gwardya. Pagkatapos noon ay agad na lumipat si Doc at ang kanyang team sa private plane na kanilang inihanda kanina. Hindi nagtagal, dinala ni Doc at ng iba pa ang scientist sa kanilang base kung saan tinanong ng scientist kung ano ang gagawin nila sa kanya. Ipinaliwanag agad ni Doc na pinuprotektahan nila siya dahil ang mafia boss na nagngangalang Carlo ay gusto siyang kidnapin. Ipinaliwanag din ni Doc na pinakidnap ni Carlo ang kanyang pamangkin para sa isang kondisyon kung saan tutubusin ang kanyang pamangkin kapalit ng scientist. Gayunpaman, nilinaw ni Doc na hindi niya gagawin iyon, sa halip ay plano niyang linlangin si Carlo sa pamamagitan ng pagkukunwaring ibibigay nito ang scientist. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Carlo kay Doc at hiniling sa kanya na ayusin ang isang palitan sa pagitan ni Joanna at ng scientist. Pumayag silang magkita sa isa sa mga tulay sa gitna ng lungsod. Bago umalis, nagplano ang team tungkol sa kanilang mga diskarte na kanilang gagawin. Sa sandaling iyon, iminumungkahi ni Doc na makipagkita siya kay Carlo nang mag-isa habang ang iba ay dapat na sumubaybay mula sa malayo. Nagpa siya din si Doc na huwag dalhin ang scientist dahil balak niyang dalhin si Carlo sa isang tiyak na lokasyon. Di nagtagal, si Doc at ang kanyang team ay binisita ni Nancy na kalalabas lamang mula sa ospital. Malugod na tinatanggap si Nancy at ipinagpatuloy nila ang kanilang talakayan tungkol sa plano. Maya-maya, pinuntahan ni Doc si Carlo habang naghihintay ang iba pa niyang mga kasamahan sa headquarters. Gayunpaman, nang umalis si Doc, nasubaybayan ni Rog ang lokasyon ni Joanna na nakakulong sa isang abandonadong gusali. Agad na hiniling ni Rog kina Molo at Nancy na iligtas nila si Joanna mula sa isang abandonadong gusali. Samantala, sa headquarters, babantayan nina Sofia at Will ang scientist. Hindi nagtagal, dumating si Doc sa pinag-usapang tagpuan. Ngunit nang nakipag-ugnayan muli sa kanya si Carlo, binalaan siya na huwag itong lilinlangin dahil siya mismo ang gagawa nito sa kanila. Sa kabilang banda, kararating lang nina Rog, Nancy, at Molo sa abandonadong gusali upang iligtas si Joanna. Nadatnan nilang walang tao at lumalabas na isang bitag lamang ito ni Carlo. Nang malaman ni Doc ang tungkol dito, agad na nakipag-ugnayan ito kay Rog at sinabihan silang lahat na bumalik sa headquarters. Ito ay dahil baka hinikayat lamang sila ni Carlo palabas ng headquarters para madaling kidnapin ni Carlo ang scientist. Pagkatapos noon, lahat sila ay nagmamadaling bumalik sa headquarters. Sa kasamaang palad, ang headquarters ay magulo at si Will ay malubhang nasugatan. Lumalabas na sinalakay ni Carlo at ng kanyang mga tauhan ang kanilang headquarters para agawin ang scientist. Mabuti na lang at ligtas ang scientist dahil nagtatago siya kasama si Sofia sa ventilation shaft. Nang gabing iyon, nagpa siya si Doc na lumipat sa pangalawang headquarters na matatagpuan sa isang nawasak na barko. Sa pagkakataong iyon, agad na inayos ni Doc at ng iba pa ang kanilang diskarte para iligtas si Joanna nang hindi kailangang ipagpalit ang scientist. Di nagtagal, nakipag-ugnayan muli si Carlo kay Doc at hiniling na ibigay ang scientist sa gabing iyon. Nagbanta rin si Carlo na papatayin si Joanna kapag hindi agad isusuko ni Doc ang scientist. Sa huli, pumayag si Doc ngunit gusto niyang marinig muna ang boses ni Joanna. Nangako si Doc kay Joanna na malapit na siyang palayain. Pagkatapos nito, agad na inayos ni Doc ang diskarte sa pamamagitan ng paghiling kay Nancy na ibigay ang scientist kay Carlo, ngunit ang taong ibibigay ay hindi ang tunay na scientist. Si Sofia ang magpapanggap bilang scientist, habang ang tunay na scientist ay babantayan ni Rog. Matapos maunawaan ng lahat ang plano, agad nilang sinimulan ang kanilang misyon kung saan matagumpay na nalinlang ni Nancy ang mga gwardya sa pamamagitan ng pagdadala kay Sofia na nakabalat kayo bilang scientist. Pagkapasok ay agad na lumabas sina Doc at Molo na nagtatago sa compartment ng sasakyan at mabilis na sumunod sa likod na pintuan ng gusali. Sa kanilang pagpasok, kailangang harapin nina Doc at Molo ang mga tauhan ni Carlo na humahantong sa isang barilan. Pagkatapos, hiniling ni Doc kay Rog na putulin ang lahat ng kuryente doon. Nang mawalan ng kuryente ay agad na napagtanto ni Carlo na may nakapasok na kalaban kaya agad niyang dinala si Joanna sa rooftop. Sa kabilang banda, naghihintay si Rog sa parking lot kasama ang tunay na scientist.
Ngunit hindi nagtagal, nakita niya si Monte kasama ang mga tauhan na papalapit at humahantong sa isang malapitang laban. Sa kasamaang palad, si Raj ay nawalan ng malay pagkatapos madaig at dinala ni Monte ang tunay na scientist kay Carlo. Kasabay nito, si Carlo na nasa rooftop na kasama si Joanna ay nagbabalak na tumakas gamit ang isang helicopter. Sa kabutihang palad, dumating sina Nancy at Sofia ngunit napagtanto ng mafia boss na hindi ito ang tunay na scientist at itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Kasabay nito, lumilitaw si Monte na hawak ang tunay na scientist na hostage. Sa kalaunan, kinailangan nina Nancy at Sofia na ibaba ang kanilang mga sandata para maiwasang mabaril si Joanna at ang scientist. Gayunpaman, binaril ni Carlo si Nancy dahilan para bumagsak ito. Pagkatapos ay gumanti si Sofia at nagawang patayin si Monte. Ilang sandali pa ay dumating si Doc at ginawang hostage ang scientist. Sinasabing papatayin ito kapag hindi pinakawalan ni Carlo si Joanna. Ngunit ginawa niya lamang ito dahil sigurado siyang kailangan ni Carlo ang scientist na mag-assemble ng nuclear para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Doc na tapusin ang buhay ng mafia boss. Sa wakas ay nagtagumpay si Doc na maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit isa pang problema ang dumating dahil si Joanna ay nakabitin sa gilid ng gusali pagkatapos itong madulas. Gamit ang buong lakas ni Doc ay sinikap niyang iligtas ang kanyang pamangkin at sa huli ay nagtagumpay. Makalipas ang ilang araw, ipinagdiwang ni Doc at ng kanyang team ang kanilang tagumpay mula sa nakaraang misyon. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang pinuno kay Doc at hiniling sa kanya kasama ang kanyang team na magtipon para sa isang bagong misyon. Agad namang tinipon ni Doc ang kanyang team upang makipagkita sa pinuno, at dito na nagtatapos ang pelikula. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!